artistry and notable selling skills, garnering a total sales production of 92,442,000 pesos. Ladies and gents, please make some noise for Miss Clarice Bonga. Yung close family ties,
with my father's side, mom's side. So, si mama, yung love niya sa akin, pinapakita niya through, ano na lang, material things, di ba? Lagi daw sabi ng mga aunties ko, siguro mga 1 year old pa lang siguro ko ang damit ko daw, hanggang 5 years old na, yung ganun, para makabawi. My papa naman has always been there to guide me. Boyish akong lumaki, kasi lagi akong kasama yung tatay ko, mga pinsan kong lalaki. So, ayun na. When I was in Telos, graveyard shift for 4 to 5 years. Imagine, I can't imagine tumagal ako ng ganun. And it was fun. Yung culture, young culture, happy environment. I thought that was I wanted. Pero I have big dreams. And I realized I won't get those dreams kapag ka nag-stay ako doon. Because my income, although bigger than the average, is just that, every month. If I splurge into cell phones and other material things, hindi ko nakukuha yung dream na gusto ko, which is to give back dun sa family ko. I was not born rich, mahirap lang, and masisipag. That's what I see growing up sa mga parents and relatives ko. Struggling to survive, pero masisipag sila. I think I got it from them. But then, sa BPO industry, I tried a lot of times to be promoted. I applied in a lot of positions. I think I'm fit to the position, but I don't know why, hindi ako napopromote. So, eventually, naging stagnant na. Yung feeling ko parang, I go to work na lang, and nadi-disappoint na ako. And I realized, when I made the decision to leave, medyo nasesepak-spak sa mga kasama ko because they were really fun to be with. LGBT community. And I don't even think about my job anymore. Pasok lang, kabisado ko na siya for 5 years. Madaling-madali na lang. But then I have to move. Because I'm not happy anymore. And I can provide the life that I want sa family ko if I stay. I realized that was the best thing that never happened. Because that moment, yun yung naging dahilan why I'm here now. Because I keep on trying hard to find a place kung saan ako magsasucceed, and dito ako dinala. Luckily, I have a friend and introduced me to my girl, which is Ma'am. She's not here anymore, but I always remember her. Because siya yung role model na bago pa ako magpunta kay Megaworld, tried and tested na proven that there is someone na masipag lang will succeed. So, alam ko na, belief na niya ako na ganito gagawin, mahirap, pero maraming ways para makuha ng benta. And, benta ka lang, go lang. So, yun. Three things lang. This speech inspired by what I watched lang yesterday, si Matthew, yung acceptance speech niya. All things that happened to me, yung triumph, everything is all by the grace of God. He's the one that I look up to, sabi niya. Someone that you look up to, which is God. And then the next is something to look forward to. What I look forward to is that moment na I will give back to my parents. My mom and my dad has been struggling and working hard for me. Yung mama ko malayo,
not just sa akin, but sa lahat ng members of the family. She's been alone in Japan for a very long time, and right now, at this very moment, alam ko na I can give her a choice if she can continue to work or not. May choice siya, kasi I can provide for her na. Because of this, because of Mega World, and because of this opportunity. Sa father ko naman, sa lahat ng support and pagpapalaki sa akin, meron din na siyang choice ngayon. Kung gusto na niyang magpahinga, or gusto niya pang magpatuloy, pero I will always be here to support and guide them. Katulad ng mga pag-support nila sa akin when I was growing up. Something to look forward to. Tatlong tao. Pangatlong tao is my partner, Paolo. I want to share this achievement and recognition with you because hindi man nila alam, sobrang meaningful yung pagdating mo sa buhay ko. Dito sa Mega World, this is a very hard job every day, stressful, but I have someone to share all these achievements and even trials. I have my best friend, kasi we don't have to tell all our negative stories to your workmates, baka mahirapan sila, but lucky for me, I have someone to always listen to me, kahit siguro ayaw niya, wala akong choice. And I know meron kang sariling mga struggles, but lagi mong pinaparamdam na you're always there, and that alone is sobrang nakakatulong. And thank you for that. Sabi pa ni Matthew sa speech niya, someone or something that you chase. That's right. Someone or something that you chase is also the same with me, I can say. 2013, when I started here, after 4 years, nandito ako sa harap ninyo. I'm not the best yet, but I always look forward to, like, 5 years from now, ikukumpit ko pa rin yung dream ko. I will still be better and better every day. So, with this opportunity, I would also like to thank everyone. I hope hindi ko ma-miss lahat. First of all, Sir Eugene, thank you so much po for this opportunity. We may not have yung parang sobrang intimate or laging talk, but I always remember you telling me na saturate, magaling ka eh, pero damihan mo lang. Or lagi mo lang gawin. Kasi I think, yun nga eh. Siguro yung ibang tao nakikita nila, my strength. But ako yung masyadong malikot yung isip ko. Gusto kong gawin to. Eh, sasaturate ka nga bumibente. Bakit hindi mo gawin? Nang maraming beses pa. So, yun yung lagi mo naisip na isip. So, work on it pa para mas madami pa. And yun nga, makinig ka lang sa mga tamang tao and it will lead you to this moment. And I also want to thank our AVP this day. Why? Because here sa Mega World, unlike any other company na napuntahan ko, yung mga boss doon, hindi ko nga makausap eh. Parang lucky ka na kung ngitian ka eh doon. Pero dito, sobrang wow, warm. Nakakausap mo, beauty, lipstick, color pop. So, di ba parang, I really want to be here for a long time. Kasi, alam ko eh, dito ako masaya and dito ko nagagawa lahat. Thank you, Mom Green, for everything sa mga tulong assistants. Our HR head, Miss Chris, salamat sa pagpapaalala ng contract.
Oo, kasi nakakatulong siya eh. I need you to, if you need someone talaga na magpapaalala sa'yo na kulang, Clark, malapit ka na kung wala na trabaho. So, nagkaroon din ako ng moment sa Medworld na sobrang dry talaga. And I'm very thankful na umabot ako sa time ngayon. Anytime pwede naman nila akong alisin kasi hindi naman ako nakabenta noon ng matagal na panahon. But I'm very lucky that they still gave me a chance. So thank you for that experience. To Doc's Head, Desiree, salamat po sa mga tulong, sa pangungulit, sa mga requests pag-submit namin. Also, Miss Sai was my trainer. So, sa kanya man unang natutunan lahat ng project details and hindi lang doon yung mga words of wisdom. Salamat, Miss Sai. Nandito pa rin ako. Wala na yung mga kabatch ko. So, thank you po. Sa CSG, Sir Wilmer. Thank you, sir, sa mga magbabackout ko na na-client. Pero ikaw yung napaka-kampante na makipag-usap. Sa pag-control ng mga temper, minsan ng mga agent na parang hindi namin maintindihan, bakit parang hindi nyo kami ina-assist. Kasi we're just clouded na lang yung isip, gusto lang namin na maintain yung sale, pero sobrang hirap rin talaga ng mga request ng client namin. Thank you po. To SSA for assisting us every time sa showroom, lahat ng kailangan namin. Pag-send ng mga inquiries, I know your job is hard, dalo na ngayon, marami tayong inquiries. So, salamat, salamat po. Sa mga team na binubuo ng mga heads na yun, maraming salamat, di ko na po kayo maiisa-isa. Pero sobrang thank you po. Even sa mga guards namin, pagpasaway kami, nakalimutan namin mag-logout on time, they still accommodate us. Pasukin kahit hindi na pwede, pagagalitan na kami. Sa mga drivers, for mga drivers natin, thank you po sa inyo tuwing may activity, safe ang travel. Maraming maraming salamat po. And sa mga maintenance, sila Ate B, sa lahat. I'd like to thank Ma'am Roby. Thank you po. Mama si Ma'am Roby. Siya po yung head namin. Siya po yung our mom sa Invictus. At maraming maraming na tayo mam na napag-usapan. Hindi ko na makakompose yung mga sasabihin ko. Basta, from the bottom of my heart, maraming maraming salamat po sa lahat. And Ms. Karen, I'd like to acknowledge your presence. Salamat. Si Ms. Karen po ang manager ko. When I started here in Megaworld, we're not a perfect team. We don't even have a perfect relationship. Pero thank you, Salam. Ikaw ang nakawitness na lahat ng paghihirap. Kaya po, ito na yung award natin. Salamat. Ma'am Karen. Alam ko, lumaki na akong medyo matapang eh, kasi independent. Pero nung naging manager ko pa, ito medyo na-hold pa yata yung pagiging matapang ko lalo. So, yung mga traits mo, ma'am, I will bring it anywhere po. Yung mga tinuro mo na positive traits. Yung mga sistema, yung mga pag-work at pag-troubleshoot sa mga difficult clients. I will remember it and ginagamit ko siya even iba na yung manager ko ngayon. Salamat po. Sir Hans, sa pagkasama natin as my leader ng ilang buwan, maraming maraming salamat because yung mga knowledge mo, like investors, kung paano sila i-handle, I'm really excited about handling my own brokers. So I know I'm capable enough because kayong dalawa yung nagturo sa akin ng ganun. Thank you. And my future, my manager now, I hope you're here. Sir Francis, I'm very excited sa mararating natin dalawa. And looking forward to more sales.
Jason, JN, Mark, Boy, and Krisha, thank you for all your support and your encouragement. To my Invictus family, thank you so much for everything, lahat ng mga pinagsasamahan natin hanggang ngayon. To our managers na natatakbuhan ko din, Sir Noel, father figure po yan dito sa Megar. Thank you po sa tulong mo sa akin and sa nasi-share mo rin na knowledge sa pag-guide kay Paolo na si-sharean mo rin po ako ng knowledge doon. Thank you so much. Sir Vic, Sir Jem, maraming salamat po sa inyo. To everyone, if I miss out everyone, maraming salamat po. And thank you, my girl. Be happy selling everyone. Thank you very much and congratulations once again, Ms. Clarice Waga, our top 5 property consultant. Fantastic job. And now we move on to the 4th spot. Also receiving an overnight stay and a breakfast buffet for 2 at the Bama Manila Hotel from the Invictus Division. Known for his unwavering strength to persevere and fight in all aspects of life, with a total sales production of 93,106,000 pesos, ladies and gents, please make some noise for Mr. Mark Genesis Farah. Yes.